Dahil sa issue ng ESF sa ilang bayan sa lalawigan, lumakas ang bentahan ng karne ng manok sa Batangas City New Market. Samantala, nananatiling ESF-free ang Batangas City ayon sa LGU. Narito ang report ni Denise Sabante. Hindi magkandamayaw ang mga mamimili pasado alas 8 ng umaga kanina sa ilang pwesto ng manukan sa Batangas City New Market. Sa pwesto ang ito ni Remalyn, iilang piraso na lang ng manok ang natira sa mahigit 50 buong manok na paninda ngayong araw. Ramdam na raw kasi nila ngayon ang malakas at bilis ng bentahan ng manok, bagay na ikinatutuwa ng ilang tindera sa palengke. Medyo ayos-ayos naman po. Nag-iba-iba naman po. Sana nga po ay mas ano pa po, bumaba pa po ang presyo ng manok po. Para po lahat po ay maanuhan po ng pagbibinta. Sa ngayon, may 10 pisong pagtaas sa presyo ng whole chicken mula sa dating 210 hanggang 220 pesos. Nasa 230 pesos na ang whole chicken habang 220 to 230 pesos naman sa choice cuts. Bukod sa banta ng ASF virus sa mga baboy, posible rin daw na masigla na ang pamilihan dahil pasukan na ng mga estudyante. No choice tayo kasi ang epekto ng ating ASF sa ating mga karne. Pero inuulit ko po uli sa inyo, safe dito sa Batangas City, hindi pa naman tayo apektado ng ASF. Ano? Safe ang ating karne. Walang choice ang ating mga mamimili kundi magsamanok. So kahit na mataas ngayon ang ating presyo ng manok, pasukan na rin. So maraming mga karinderya ang bukas, maraming mga eskul ang namimili, kaya ang ating mga pamilihan sa panahong ito ay taglakas. Sa bilis umanong maubos na mga panindang karneng manok, nagdagdag na raw si Aling Gloria. Mula sa 20 buong manok na kinukuha sa kanyang supplier, nasa 30 hanggang 40 na raw ang kanyang kinukuha. Bagay na kanyang ipinagpapasalamat, ngunit ikinababahala rin daw para sa mga tindero ng karneng baboy. Lumalakas ang pagano ang kuha ng tao pag kuha ng mga product sa akin. Dahil ang baboy daw ay meron ano, tapos ang isda daw ay meron din. Dahil daw sa nangyaring paggubog ng barko sa Bataan. Okay naman, kaso lang ako'y naaawa din man sa tao, doon sa mga katulad ng isdaan, ng babuyan na medyo nababartaan ng gayom. Nakakaawa din man isang magtitinda na gayon ang, ano, ang feedback sa kanila. Hindi ko namang ginusto na ang aming manok ay maging mabenta. Sa ngayon, nananatiling ASF-free ang lungsod ng Batangas, pero ang ilang mamimili gaya ni Mayra at Tina, manok na lang daw muna ang ipanguulam ngayon. Ang gusto ko na ang anak ay manok. Kung ako ang tatanungin ay iwas-iwas muna, sa manok muna tayo. Gusto ko na mga bata chicken. Yun, ginagawa ko lang siyang chicken breast, ayaw chicken fillet. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.